ang pagbagsak ng Japanese Mafia. 1965, Fukuoka, Japan. Naglalakad ka sa mga kalsada ng Japan, tila isang ordinaryong araw lang ito sa Fukuoka. Maraming tao sa syudad at abala silang lahat sa kani-kanilang ginagawa. Maya-maya pa, may nakita kang dalawang lalaki na nag-aaway. Hinubad ng isa ang kanyang suot na jacket at nakita ng mga tao ang kanyang mga kakaibang tattoo. Nagulat ang kanyang kalaban sa kanyang nakita. Makikita ang takot sa mukha nito at bigla na lang itong humingi ng paumanhin. Kilala niya ang kanyang nakaharap at alam niyang wala siyang chance ang manalo kung lalabanan niya ito. Kung hindi niyo pa nahuhulaan, ang nakalaban niya ay isang miyembro ng Yakuza. Ito ang kwento ng Japanese Mafia at ang kanilang pagbagsak. Magarang mga damit, mayabang maglakad at puno ng mga kakaibang tattoo ang katawan. Kapag may nakita kang ganitong tao sa Japan, malaki ang tsansa na miyembro siya ng Yakuza. Subalit ano nga ba ang Yakuza? At paano ito nagsimula? Ang Yakuza ay isang organized crime syndicate na nakabase sa Japan. Kung may mafia ang Italy at Amerika, Yakuza naman ang nasa Japan. Pero bakit nga ba sila tinawag na Yakuza? Anong ibig sabihin nito? Ang pangalan ng grupo ay nagmula sa traditional card game sa Japan na tinatawag na Oichokabu. Kailangan mong makakuha ng 3 cards na magkakaroon ng 9 na total kung pagsasamahin ang mga ito. Kapag nakabunot ka ng mga cards na may 8, 9 at 3 na numero, tinatawag itong Yakuza. At ito ang pinakamasamang kombinasyon ng cards na pwede mong makuha sa laro. Ayon sa mga eksperto, nagsimula ang grupo noong 17th century sa Edo period ng Japan. Ayon sa mga eksperto, ang Yakuza ay mula sa mga Ronin, ang mga samurai sa Japan na walang mga masters. Mula dito ay nagsimulang magbenta ng mga pekeng gamit at armas ang grupo at sa mga panahong iyon ay nakilala bilang isa sa mga pinakamababang social groups sa bansa. Di nagtagal, nagsimulang bumuo ng mga organisasyon ang grupo at noong 1900s, pumasok na sila sa mga krimeng nagpasikat sa kanilang pangalan tulad ng extortion, gambling at mga protection rackets. Subalit habang tumatagal, mas lumawak ang mga paraan ng mga Yakuza upang kumita ng pera. Halos lahat ay sinubukan nila tulad ng drug trafficking, prostitution, kidnapping at iba pa. Noong 1915, binuo ni Yamaguchi Harukichi ang pinakamalaki at pinakamakapangyarihang pamilya sa Yakuza at tinawag niya itong Yamaguchi Gumi. Mas lumakas palalo ang pamilyang ito matapos ang World War II sa tulong ni Taoka Kazuo. At dahil nasabi ko na din ang salitang pamilya, pag-usapan na rin natin ang istruktura ng Yakuza na tulad ng sa Italian Mafia ay parang isang pamilya din. Ang nasa pinakataas ng kanilang grupo ay ang Oyabun, ang family boss o ang tatay sa pamilya. Sa ibaba ng Oyabun, may 3 miyembro na sumusunod sa kanya. Una ay ang Saiko Komon, ang senior advisor o kanang kamay ng Oyabun. Ang pangalawa ay ang Wakagashira, ang first lieutenant na siyang namamahala sa gang sa iba't ibang rehiyon. At ang pangatlo ay ang Shatei Gashira, ang second lieutenant o local bosses. Ang iba pang miyembro na nasa ilalim ng mga posisyong ito ay tinatawag na Kobun o mga anak ng family boss. Naniniwala ang mga Yakuza na ang kanilang grupo ay isang ninkyo dantai o isang mapagbigay at magalang na organisasyon. Sa katunayan, nagpamalas na sila ng maraming charitable acts tulad ng pagtulong nila sa mga biktima ng Kobe earthquake noong 1995 at nang magkaroon ng matinding tsunami noong 2011. Ayon sa mga miyembro ng grupo na nakapanayam ng mga reporters, isa sa pinaka-importanting idealismo na kanilang parating sinusunod ay ang pagprotekta sa mga mahihina at ang paglaban sa mga mapang-abuso. Bayani o mala Robin Hood ang tingin ng mga Yakuza sa kanilang mga sarili. Ika nga nila, sila ay necessary evil sa Japan. Dahil maraming mga ordinaryong kriminal ang hindi makagawa ng mga krimen dahil sa kanilang presensya. Natatakot ang mga ito sa mga Yakuza. Pero kung ang mga pulis ang tatanungin, hindi masyadong magalang ang mga Yakuza. Para sa kanila at sa publiko, ang pangalang Yakuza ay nauugnay sa violence. Kung bakit, siguro alam nyo na. Kilala ang mga sindikato na tulad ng Italian Mafia para sa kanila mga bayulenteng krimen at hindi na iba ang Yakuza dito. Madalas silang gumagamit ng mga Japanese swords, baril, itak at iba pang pwedeng magamit. Sa katunayan, sa Kabukicho, isang distrito ng Tokyo kung saan laganap ang Yakuza activities, sikat ang grupo sa paggamit nila ng mga bisikleta upang ihampas sa kanila mga kalaban. Kung nakita nyo ang mga scenes na kagaya nito sa TV, totoo ito para sa mga Yakuza.
sa kanilang glory days, marami, mayaman at kinatatakutan ng mga Yakuza. Sa katunayan, noong 1960s, umabot sa mahigit kumulang 180,000 members at 20 families ang mga Yakuza. Mas lumakas ang grupo pagkatapos ng digmaan at kinuha nila ang kontrol sa black markets, entertainment, sugal at politika. Pero nag-iba na ang ihip ng hangin ngayon para sa kanila. Unang-una, marami ng batas na ipinatupad ang gobyerno laban sa mga Yakuza. Kung isa kang Yakuza ngayon, ito ang ilan sa mga restrictions. Hindi ka pwede magkaroon ng cellphone, hindi ka pwede makakuha ng apartment, hindi ka pwede makabili ng sasakyan, hindi ka pwede magkaroon ng bank account, hindi ka pwede maglaro ng golf at marami pa. Sa madaling salita, kung miyembro ka ng Yakuza, hindi ka pwede mamuhay ng normal sa Japan. Naging epektibo din ang mga batas na ito dahil hindi nagtatago ang mga Yakuza sa gobyerno. Sa katunayan, proud pa nga sila na magpakilala bilang miyembro ng organisasyon. Kaya naman, naging madali lang ang pag-identify ng mga otoridad sa mga miyembro. At dahil sa mahigpit na restrictions na ito, kumukonti na rin ang miyembro ng grupo. Maraming lumalabas sa organisasyon kahit delikado ito at higit sa lahat. Nahihirapan na silang kumuha ng mga bagong recruits dahil sa kalidad ng pamumuhay ng isang modernong Yakuza. Maliban sa mga panibagong batas, may nag-iba rin sa prinsipyo o paniniwala ng mga miyembro. Ayon sa mga dating miyembro, nawala na ang galang at respeto ng mga Yakuza sa kanilang mga ginagawa. Ngayon ay tungkol na lang ang lahat sa pera at kung sino ang magpapayaman sa grupo. Sa katunayan, noong una ay may limitasyon pa ang kanilang mga ginagawa. Ngayon ay wala na. Dahil dito, nawawala na rin ang takot ng publiko at ng mga otoridad sa grupo. Noong 2021, sa unang pagkakataon, pinatawan ng death penalty ang isang Yakuza boss sa Japanese court. Si Satoru Nomura, ang pinuno ng Kudokai Group, ay pinarusahan para sa salang murder at tatlong assault cases. Walang kinuhang jury ang korte dahil posible itong i-intimidate ng Yakuza at guilty ang hatol nito sa Yakuza boss kahit hindi naman malakas ang ebidensya. Sa madaling salita, talagang tinatarget ng gobyerno ang dating malakas at kinatatakutang organisasyon. Noong 2020, tinatayang nasa halos 26,000 na lang ang miyembro ng Yakuza. Marami pa rin, pero napakalayo na nito sa bilang noong mga nakaraang dekada. Hindi na sila kasing yaman at hindi na rin kasing lakas na tulad noon. Gayunpaman, may mga nananatili pa rin tapat na mga miyembro na handang makipaglaban at mamatay sa itinuturing nilang pamilya. Anong masasabi niyo sa estado ng mga Yakuza ngayon? Magtutuloy-tuloy na kaya ang kanilang paghina hanggang tuluyan nang mawala ang grupo? O may pag-asa pa kaya makabalik sila sa dati nilang makapangyarihang anyo? Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Moobly YouTube channel at pindutin ang notification bell.